Ito na naman tayo, mga bossing. Meron na naman akong i-share sa inyo na trouble ng smart LED TV na dinalari ko sa shop. Ang brand niya ay TCL. Ang model number. Malaki kasi ito, mga bossing, 55 inches. So yan, yan ang model number niya. LED 55S6200. Ayan, ang laki oh. Kala mo ang laki ng gumagawa oh. Malaki yan. Yung mesa ko malaki yan. Pero halos sinakop niya na buong mesa ko. Ayan oh. Ayan sila. Shop kong makalat. So ayan, mga bossing. Dinala sa akin to, ang sabi, laro power. Pero chinek ko naman, may power. So, power on natin. Ayun o. Tapos, dito, may naaninag ako. Hindi kaya makita sa camera eh. Pero may naaninag ako dyan sa screen. Dito sa screen niya na word na TCL. Yung mismong logo. Pag halimbawa, may na-encounter kayo nito. Check nyo agad kung may maaninag kayong display doon sa inyong panel. Pag may naaninag kayo at parang madilim lang, automatic, dalawa lang yan, inverter or backlight. Tapos, titingin kayo sa likod, dito makikita nyo agad yan dito kung sisilip kayo. Sa likod, may maaninag kayo dyan na liwanag. Parang maliliit. Naliwanag galing sa backlight. So ito wala talaga oh. Madilim. So ibig sabihin ano to, backlight or inverter, alin man sa dalawa. So yan. Mahirap lang gawin dito. Madaling gawin to. Ang mahirap dito yung mag-backlash. Kasi napakalapad niya at bukod sa malapad, napakanipis ng panel. Isipin niya yung kamay ko. Ang liit. Subukan ko kaya marap para makita natin. Subukan ko ano yung camera. Nakikita niyo naman yung reflection siguro. No? Ayan ako. Laki yan. So, subukan natin gawin. Bye.
composing. May series parallel connection ko na. Ito, naka-series to. Ito, naka-series yan. And then cut. Ay, nalaglag. Sabay. Cut. Tapos, series ulit ang dalawa. Sabay, cut. Cut dito. Ayan o, cut yan. Tapos, itong isa, iba-bypass mo sa isang ilang na ang voltage drop ay 3 volts. Ay, 6 volts. So, yan. So, yan na natin. Naka-supply na yan sa buong kalahati. Buong kalahati na yan. Naka-supply na yan. So, positive, negative, tatap ko to. Ayan, milo na. Pero kalahati pa lang. Hindi ko pa kasi nalilinyahan yung kabuo, yung kapila. Ayan o, nakikita ninyo. Saka hindi na masyadong mainit yun sa panel, sa LED natin. Hindi na masyadong persado. Ayan, matrabaho lang kasi nakikita nyo, puro cut. Maraming cuttings. Tapos, bypassing of wires. Pero, masisigurado nyo naman na matiba yan. Pupunti man ang isa, yung kadabilang mawawala. So, yung kabila, ganun din. Same process lang din. So, sisigurado ko ng kabila. So, pakita ko na lang pagkaus na. So, ito na mga bossing. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko kinabit yung panel. Kasi unang-una, nag-ahabol ako sa oras. Kasi dami ko kailangang tapusin. Hindi na ako makapag-setup ng camera kanina. Tsaka bukod doon, itong panel na to, sobrang nipis kasi niyan. So, matipis yan mga bro. Yan. Mapaypay. So, malapad yan. Yan. Pag kailangan lapat na lapat yung panel pag binalik. Kasi ang iiwasan dyan, mamaya mabasag. So, backlight, hindi ganun kadali magbalik. At mag-modify, syempre. Tagal kong mag-modify. Di baling matagal, basta sulit naman yung babayad ng bossing sa atin. May-ari nito, para hindi rin nakakahiya. So, ayan. Ano na yan, kakabit ko na lang yung side cover niya rito. So, yan. Mamaya, papakita ko kung pag pwede na siya ilawan. Or tawag nito. Kapag pwede na siyang supplyan yung backlight natin galing dun sa mainboard. So, tatakpan ko muna. A few moments later. Eto na mga bossing. Ngayon naisara ko na siya at may mga ginawa na akong mga procedure sa kanya. Kasi nga naghahabol tayo ng oras at madilim na. Ayan o. Mali yung oras ang ko dito. Huwag niyo pansinin yung oras na yan. Tingnan niyo na lang yung labas. Madilim na yan. So, ngayon mga bossing, ito na yung supply ng ating backlight. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo yung dalawang paraan kung paano nyo susupplyan yung inyong backlight na modified na. Depende yan sa inyo kung ano ang gusto nyong isusupply sa kanya. Kung 12 volts ba, 15 volts, 19 volts. Depende sa kung anong available sa board at kung paano mo minodify yung kanyang backlight. Kasi yung modification of backlight ay depende lagi yan sa kung anong available na voltage sa output sa board. Na kailangan din mataas din ang kanyang amperahe. Para nang sa ganon, kapag nagdagdag tayo ng load for backout, pag dinagdag natin si backlight, ay hindi naman siya kakapusin. Kasi ang 12 volts nito, kadalasan, nagsusupplyan dun sa ating system, yan, dyan, at sa ating tikon. Ito sa top board natin. Kasi kapag kinapo si 12 volts,
mag-iiba ang ating display. So pwede siyang maging solarize or mawalan ng video, kaya pero madalas solarize kapag kinakapos na ng supply. So dalawang parang ipapakita ko. Unang-una, ito. Medyo matrabaho lang. Unang-una, nagkuha ako ng AC line mula sa input at punta doon sa adapter. 12 volts adapter lang to. 12 volts adapter dahil meron akong 12 volts. Bukod sa 12 volts output dito sa ating mainboard, dalawang supply na available natin. 12 volts dito at meron din akong adapter. So ito yung unang paraan. So ginawa ko ng dinemo ko na tong unit na to, yung TV na to. Dala ng customer. So ayan, sinuplayan ko lang yung 12 volts, yung ating backlight. Gamit ang 12 volts power supply. So ayan lang yun. Power supply lang yan. Walang pinagkaiba yan sa mga ganito. Okay. Lagayan ko na power supply yung mga ganyan. Yung mga ganyan na power supply. So yan din yun. Ano ang advantage kapag nakabukod? Siyempre, bawas siya sa load ng main power supply. Makakasigurado ka na yung outcome ng display ay hindi maapektuhan. Just in case na magkaroon ng problema sa backlight, hindi magkakaroon ng disturbance sa ating display. Ang pangalawa niyang advantage ay kapag alam mo, sakaling bumigay, ito lang, papalitan mo lang to ng power supply. Ngayon, ipapakita ko naman yung pangalawang paraan. Pangalawang paraan ay ganito. A few moments later. Ngayon, mga bossing, ito na. Tinap ko na to. Ito, supply to ng backlight. Ito. Ito yung positive niya. Positive. Tapos yung negative niya ito, background lang, ayan. Dinactive ko na lang. Di ba masyadong malinis yan. Positive yan. Nilagay ako ng inductor para kasi magdadagdag tayo ng load eh. So makakatulong to para hindi kapusin yung backlight natin. Bukod doon, mababalan naman supplyan yung backlight eh. So yan, 12 volts yan supply. 12 volt supply yan. So yan lang yan. Pasensya na, hindi ko siya magawang i-video habang ginagawa. Kasi talagang ang hirap gumawa ng malapad na panel. Lalo pat ang sikip ng pwesto ko. Ayun, no? Sikip. Sikip ng ang gulo ng mesa. So ayan, ang hirap kumilos. Pero, ayan yan. Hinanap pala yung supply ng 12 volts, sinuplayan ko lang yung backlight kasi yung backlight natin, kinonvert ko sa 12 volts. Pero, yung backlight niya na default backlight pa rin yun. Yung pa rin yung original na parts yung ikakabit, pero bago ko ikabit, minodify ko siya. So, ayan, tatakpan na natin and then testing. Pero, okay na yan, garantisado na yan. Kasi talagang nagra-rush din ako, may mga hinahabol din akong repair na kailangan matapos ko ngayong araw. So, okay. Sara na natin. Ito na mga bossing for the moment of truth. Ay isasaksak na natin. Sabi ko nga, inuulit ko. Pasensya na, hindi ko maipakita yung hili kong mga ginawa. Total, pagsasara na lang naman yan. At least na ituro ko yung mga highlights kung paano ito nabuo, kung ano yung mga options na pwede nyong gawin pag naka-encounter kayo na ganitong kaso. Sa ibang mga technician, alam na alam na to. Pero sa mga hindi pa, makakatulong sa inyo itong video na ginawa ko. So ngayon, saksak natin. Magkaalaman na. Yan. Yun, ilaw. Power on natin. Yun, ilaw. Ayun. Alright. TCL. Tingnan natin kung may mga
pa tayo makikita. Dahil nga nag-modify tayo, tingnan natin kung same pa rin naman yung performance ng original sa may modification ng backlight. So makikita nyo, wala oh. Ano ibig ko sinasabing spot? Yung sinasabing spot, akala mo may spotlight na. Akala mo may nakatutok ng malakas na ilaw. So, nakikita nyo, pantay. Pagin natin na TV glass. TV box. Ayan. Ito tayo sa source. TV in. And then, boom! Alright. So, ayan. Malinis na. Oops, diba? Yes! Kaya naman madali ko siya nagagamit ayun, ating magic pot. At talaga namang ayan, sinupunasan niya na using the microfiber cloth. And wow! You can really see the difference. No? Correct, man? See the difference. This time, diba ito muna. Ay! So, ayan. Stuba wax, which is a high quality wax. Para tayo hindi nag-modify ng backlight. Parang ano lang. The Philippines has a rich mixture of water and land resources. This makes our country unique and beautiful. Kasi ang isa sa modification, ang isa sa mahirap sa modification minsan ng backlight kapag halimbawa yung ilaw niya hindi nakasupply ng eksakto doon sa paano ba ipaliwanag yun. Basta't pag hindi umangkop yung liwanag doon sa lapit sa clearance ng panel puntang back cover, ang nangyayari, nagkakaroon ng spot dito. Sana naintindihan nyo kasi ang gulo ko na magpaliwanag. Pero, ayan o. Oh. Lapat niya. Subukan mo kayang tumayo sa screen. So yun lang mga bro, mga bossing, sana may napulot na naman kayong aral sa aking tutorial vlog, Acomtel Electronics. Pa mga bossing, meron pa akong hinabol. After kanina ng TCL na 55 inches, ngayon ipapakita ko naman. Mabibilis lang to ha. Ipapakita ko naman yung backlight din ang problema. Deban. Deban naman yan. Ayan. Deban 32 inches ang problema ay backlight din. Nag-modify na rin ako. Yung kanyang supply, hindi ko nakinuha dito sa inverter out. Ito na, naka 12 volts na yan. Gumamit na ako ng inductor. Dito, sa mga ganitong model na 32 inches at itong klaseng model, board, yung mga China board, advisable dyan na gamitin yung kanyang auxiliary 12 volts. Meron yung 12 volts dyan. So yan, pero for safety, lagyan nyo rin ng inductor. Pwede namang wala. May mga ginawa ko na walang inductor. Pero syempre, kung meron namang mailalagay, lagyan na. So yan, ayan o. Iyawan kayo no, nakikita nyo. Ayan o, oh, ground 12 volts. Nakakuha ko pa ng ano, turo. So, dito may 12 volts siya na yun o. Oh. So, ayan. Ayan o, oh, 12 volts. Ground. So, dalawa yan. Ito yung 12 volts supply. Nakaseries din ng inductor and then positive line ng modified backlight natin. Tapos itong puti ay ground. Body ground lang. So, chassis ground lang tayo. So, yun lang. So, ngayon, ipapakita ko ng mabilis. Saksak natin. Anirush ko din to. Backlight problem din. So, saksak natin ha. So, hirap. Pasensya na. Wala masyadong ano. Maghahawak ko lang. Ilaw na. So, power on natin.
Ayan. Check natin kung maganda ng display. May display. Ayan, meron na. Ayan, oh. Check natin yung ilalaw. Ayan, no signal. Ayan, oh. Ibig sabihin, buhay ng backlight. Hindi naman siya polarized. Hindi naman siya, ano. Hindi naman siya solarized. Normal lang. Okay. Lagyan natin ang signal. Lagyan natin ang ano, video. Apektado ba ang kanyang display? Wonder how you made it so long. Ayan. Nakikita nyo. Hindi naman siya solarized, di ba? Well done, please sit down. So normal. I can't sit down in there. Sana mag-isip ka na lang ng solusyon. Hindi yung nakaupo ka lang dyan. So modified lang yan. Modified backlight. From series connection to series parallel connection. So, yan. Sam, huwag mong buksan. Pero hindi ko papag-uwin ang desisyon ko. Mute ko lang. Ginawa ko lang dyan. Wala doon sa kanyang output ng inverter na mataas siyempre ang supply niya. Kasi ang capacity na doon nasa 63 volts. Ah, tama, 63 volts. So, wala doon sa kanyang voltage source na more or less 50 volts or 45 volts. So, hindi ko sigurado ang capacitor nito. 100 microfarad, 63 volts. So, more or less 50 volts yan. 50 to 60 volts ang output doon sa kanyang inverter. From that supply, converted it to 12 volts backlight using series parallel connection using the basic principles in electronics. So yun lang. So, nakikita nyo naman, pantay yung kulay, wala siyang spot. So yun, pantay. Gandaan yan, hindi na siya mag-overheat. Kadalasan yung na-overheat ang kanyang inverter. So, hindi nakikita nyo ako, medyo brownish. So, after ko kasi pagpalit ng backlight, hindi ako kontento na basta magpalit. Minomodify ko pa. Kahit medyo matrabaho, at least, hindi nakakaya sa customer na magpabalik-balik sila. So, yun lang. Maraming salamat and bye-bye!